Ito na ang may tapang at puso ng alam Pilipino, ng alam Pilipino. Habang tayo'y kapit pising, lalong may pag-asa. Palakas ng palakas, isigaw na lang. Wild and wild and wild and wild and wild and medyo. Wild and wild and wild and wild and wild and medyo. Wild and medyo. Puso at prinsipyo. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Narito na mga pangunahing balitang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo ng ating mga balita, lalaki binaril sa ulo patay. Naganap na malaking pagbaha sa ilang bayan at sa lungsod ng Calapan, iimbestigahan na at pag-aaralan ng Task Force Iwas Baha. At mga debris sa itaas ng bayanan river na maaari pang magdala ng panganib sa bayan ng Bako, ipinakita ni Mayor Marco. At sa detalye ng ating mga balita, alinsunod sa Memorandum Circular pursuant to DOTC-LTO-LTFRB Joint Administrative Order 2014-01, sinimula ng ipabatid sa mga motorista ang pagbabawal sa paggamit ng LED light sa mga sasakyan. Ayon kay Calapan City Police Station Traffic Patrol Officer Police Senior Inspector Edgar Dulim, sinabihan na siya ni Land Transportation Office Calapan District OIC Merwin Kitain na ipalaganap ang impormasyon hinggil sa pagbabawal ng paggamit ng LED lights sa mga sasakyan. Sa ngayon po, ako po yung advisor ni Chief Merwin Kitain na mag-eliminate lang na pinagbabawal na paggamit ng LED lights sa lahat ng uri ng sasakyan. Dahil ito po ay may multa na 5,078 pag nahuli ko kayo. Sa ngayon po, sinasabay na namin sa checkpoint, yung paalala, nagbigay na rin kami ng mga ng memo ng LTO sa mga terminals ng ating mga public utility vehicles, ganun din yung mga tindahan na nagkakabit ng LED lights. Panawagan pa ni Senior Inspector Lim sa mga motorista na makipagtulungan upang maiwasan ang problema. 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuling lumabag dito. Dahil sa kabatirang ito, magyang ilang tindahan ng motor parts and accessories ay nagpasya ng huwag magbenta ng mga LED lights. Samantala, pabor naman ang ilang motorista sa pagbabawal ng LED dahil nakasisilaw ito at takaw aksidente. Sa ibang balita, hundati-rati ang lahat ng PhilHealth members at dependents ay makakukuha na ng benepisyo ng PhilHealth matapos ang 24 oras na pamamalagi sa ospital kapag nako-confine. Ngayon, 2 sakit na nangangailangan ng mahigit sa 1 araw na confinement bago makaklaim ng benepisyo. Ayon kay PhilHealth Oriental Mindoro Chief Social Insurance Officer Maria Neresa Reganit, ang mga nasabing sakit ay urinary tract infection at acute gastroenteritis. Alinsunodan niya sa magkasunod na memo circulars ng PhilHealth. Kapag may acute gastroenteritis, ay kailangan manatili ng minimum na 3 araw sa paggamutan, habang 4 araw naman kung may UTI. Ito anya ay upang makatiyak na nabigyan ng sapat na medikasyon ng pasyente bago pauwiin dahil base umano sa pag-aaral, maraming pasyente ang paulit-ulit na na-o-ospital dahil sa mga naturang sakit. Kung dati po, wala pong number of days na nire-require para po magamot natin sa isang paggamutan or ospital ang ating mga pasyente regarding sa acute gastroenteritis at saka urinary tract infection. Ngayon po ay meron na po tayong susundin o yung ating mga healthcare providers ay may susundin na po kung ilang araw dapat mamalagi ang ating pasyente sa ospital para po siya ay magamot ng kumpleto. Kung siya po ay binigyan ng antibiotic sa loob ng 3 araw na
siya ay binibigyan ng antibiotic through intravenous po, kailangan bago siya lumabas ng ospital, siya po ay dapat ay meron na lang oral medication na kung saan pwede po nang dalhin yung kanyang medicines or yung kanyang gamot sa bahay para ipagpatuloy po yung gamutan. Pero hanggat maaari, bago siya lumabas, kinakailangan, meron po mga laboratory test ang gagawin sa kanya para matiyak na siya po ay talagang nagamot na sa sakit na yon. Ganon din naman po sa urinary tract infection. So, kailangan muna mag-stay ng pasyente ng hanggang 4 na araw sa ospital para po siya makapag-avail ng benefits. Kasi ang ating pakay dito po ay yung talagang kumpletong paggamot po sa ating mga pasyente po. So, para makita po na talagang sila ay fully recovered, lalo na dito sa Oriental, ang ating mga pasyente ay nanggagaling pa po sa South or sa ibang lugar na malayo po dito sa Calapan. At ang karamihan ng ating mga hospitals ay nandito po sa Calapan City. So, gusto natin na bago po sila umuwi sa kanilang mga bahay-bahay, sila po ay nagamot na talaga ng gusto. So, hindi na po yung pagkatapos ng 2 araw pagka-uwi ay babalik na naman sa ospital. Napakalaking gastusan po yon at abala sa pamilya po ng may sakit. Nakasaad sa circular na kung lalabas ang pasyente ng mas maaga sa itinakdang haba ng araw ng pananatili sa ospital kung may UTI o AGE, ay maaaring i-deny ang PhilHealth benefits claims nito. Sa kasalukuyan, wala pang nadaragdag ng mga sakit o sa mga nabanggit na sakit. Ngunit patuloyan niya ang pag-aaral ng PhilHealth sa datos ng confinement at claims. Epektibong ipinatupad ang bagong polisiyang ito ay 4 na buwang kasalukuyan. Ngunit daing ng ilan, ang mas pinahabang araw ng pagtigil sa paggamutan ay nangangahulugan rin ng mas malaking gastos. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report. We have been promoting the city as a discipline city. We are promoting also the Calap Fest. The people are disciplined, the people are very warm and friendly. Ito yung industry, agricultural at saka sa coastal. We have a nice coastline talaga. Calapan was declared by President Gloria Macapagal-Arroyo last year as the regional center of Mimaropa. So may mandate of all regional agencies so from here Manila to transfer, magkaroon ng full transfer to Calapan. We are encouraging siguro yung mga investors to coming to our city. High time for us to be maging hub then in terms of technological also and sa iba pang industry. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic. Ideas for life. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here.
designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Sa ating police report, sa kabila ng umiiral na Comelec gun ban, patay ang isang negosyante matapos na pagbabarilin ng di pa nakikilalang suspect bandang alas 7:15 ng gabi, ikatatlo ng buwang kasalukuyan sa kilometer 12, Barangay Bukayaw, Lusod ng Calapan. Kinilala ang biktima na si Haji Chu Alia, 34 anyos, residente rin ng nasabing barangay. Sa initial investigation ng Calapan City Police Station, nanonood umano ng telebisyon sa loob ng inuupahang meat stall ang biktima kasama mga helpers nito nang dumating ang suspect at agad na binaril ng 3 beses si Alia sa ulo na naging dahilan ng pagkasawi nito. Mabilis naman tumakas ang suspect, sakay ng motorsiklo patungo sa timog na direksyon. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 3 basyo ng kalibre 45 baril. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya hingga sa motibo ng krimen at pagkakakilanlan ng suspect. Samantala, patuloy na kaunlaran ng mga lalawigan. Ito ang siya naging laman ng mensahe ni na Senator Cheese Escudero, Congressman Roman Romulo at celebrity na si Edu Manzano sa kanilang pagharap sa mga estudyante ng isang pribadong kolehiyo sa lungsod ng Calapan. Ayon kay Senator Cheese, hindi lamang ang Metro Manila ang Pilipinas, kundi malaking bahagi ng bansa ay mga lalawigan na higit na nangangailangan ng ayuda ng pamahalaang nasyonal. Bilang patunay aniya dito, siya at si Presidential Independent Candidate na si incumbent Senator Grace Poe ay nangangakong susuporta sa pagtatayo ng Super Bridge mula sa lalawigan ng Mindoro patungong Batangas. Sa pananimala namin ni Senator Grace, ang Metro Manila ay hindi Pilipinas, ang Pilipinas ay hindi Metro Manila lamang. Kaya isa sa mga tayong nilangin magawa dito, sa loob ng termino ni Senator Grace, bumabitigyan siya ng pagkakataon na meron kayong daan, partikular tulay, at hindi lamang roro para makonekta ang mga lalawigan sa Mindoro, sa Luzon, at hindi sa pamamagitan lamang ng barko kung saan pag bumabagyo, wala nang pwedeng tumawin. Mabubulok na lang hindi yung produkto, hindi mabibenta sa Luzon dahil hindi makatawid ang roro at barko. 35 billion yung naunang estimate para sa tuloy na yan. Layunin namin, gasto sana gawin yan. Ilang pagpapatunay sa iyo at sa inyo, ang Pilipinas ay hindi Metro Manila lang, at ang Metro Manila ay hindi Pilipinas. Bahagi ang dalawang lalawigan ng Mindoro dyan, Occidental man, Oriental dito sa Kampan. Pagpapahalaga sa edukasyon naman ang binigyan diin ni incumbent Congressman Roman Romulo at Edu Manzano. Ayon kay Manzano, naniniwala siyang ang edukasyon pa rin ang siyang susi sa magandang kinabukasan at kaunlaran ng bawat isang kabataang Pilipino. Hindi na isang pangako, subalit isang ganap na batas na ang programang libreng edukasyon. Ito naman ang naging tugon ni Romulo sa mga estudyante. Dagdag pa ng kongresista, kung bibigyan siya ng pagkakataon at pagkakatiwalaan, higit niyang pag-iibayuhin ang advokasya sa pagkapalakas ng edukasyon sa bansa. Education is one of the most strongest weapons in enlightening our people. Puno ang tama ng kanyari at ako na gawin sa pangalan. Scholar na bayan na po, pirmado na rin po siya noong December 2014. Yun po ang pagkakaiba siguro sa iba. Tama po kayo, lalo na ngayon, malapit na panahon ng kampanya, ang mangyayari lang po talaga ay lahat mangangako ng libre edukasyon. Pero yun sa akin po, kahit mag-check po kayo, batas na po siya. Hindi na po siya pangako. Again, it's honor to bayan at Unipast Act. Ayon sa grupo ni na Vice Presidential Candidate Cheese Escudero, hindi ito ang huling pagkakataon na bibisita sila sa lalawigan. Nangako ang senador na sa kanyang pagbabalik sa lungsod ay kasama na niya si Presidential Candidate Grace Poe at ilan pang personalidad upang higit anyong makilala sila at makilatis ng mamamayang Mindoreño kung karapat-dapat nga ba silang pagkatiwalaan sa darating na halalan sa Mayo 2016. Ang tabayanan ay mapang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Mm-hmm.
sa One Carapan, una ang baron na yan. Bigay todo ang serbisyo, pag-asenso ay sigurado. Sa One Carapan, may libreng edukasyon. Maginhawa ang kinabukasan. Agad may trabaho. Panalo! Sa One Carapan, kalusugan, kinalalagaan. Brenda Mott, makukuha. Labartar test, abot kaya. Panalo! Sa One Carapan, masiglang agrikultura. Kaya, maunlad kaming mga magsasaka. Kasama pati kaming mga mangingisda. Panalo! Sa One Carapan, kaming may maliliit na negosyo, umaasenso. Mga investors, may insentibo. Carapan, Hall of Fame Awards. Panalo! Sa One Carapan, ligtas sa mamayan dahil sa maayos na kandaan. Kampanya laban sa droga, sagot sa kayusan. Panalo! Sa One Carapan, number one ang kalinisan at may lunsigang kapaligiran. Inarayo bilang lugar pasyalan. Panalo! Sa One Carapan, mas pinabilis ang proseso ng papeles. Sa taxpayers, naging kumbinyente. Tatlong hakbang na lang po. Panalo! Kapag una ang mamamayan, bigay todo lagi ang serbisyo. Pag-asenso ay sigurado. Services offered: preventive maintenance, overhauling, body repair, wheel alignment, wheel balancing, aircon cleaning, painting, car wash, electrical repair, general job repair. Be a 5 years warranty or 160,000 kilometers, whichever comes first. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagkapatuloy na ating mga balita, humarap at sinagot ng mga opisyalas ng Santa Clara International at Katwiran Hydropower Corporation sa programang Newsline City Talk ang mga mainit na tanong na ipinupukol sa kanila kaugnay sa kanilang proyektong 8 MW mini hydropower plant sa bayan ng Nauhan. Kabilang sa mga umupong opisyal ng dalawang kumpanya, sina Katwiran Hydropower Project Coordinator Joseph Nuevas, CHC Assistant to the CEO Nestor Encinas,
Santa Clara International Project Manager Albert Mendoza, Julius Nakid, Construction Manager for Tunnel, at Marty Soriano, EDCOP Consultant at Design Representative. Una, itinanggi ng Santa Clara International at Katwiran Hydropower ang kaugnayan ng kanilang proyekto sa naganap na malaking pagbaha sa naturang bayan at ang posibilidad na sila ang naging dahilan ng naganap na multiple landslides sa kabundukan. Paliwanag nila, isang natural disaster ang naganap at walang sino man ang may kagustuhan nito. Maging sila anila ay biktima rin kung saan ay umabot na sa halagang 300 milyong piso ang damages na kanilang naitatala dahil sa bagyong Nona. Ikalawa, itinanggi ng naturang kumpanya na nagmimina sila sa kabundukan. Pawang konstruksyon lamang anila ng hydropower plant at hindi pagbubungkal ng mineral. Pinabulaanan rin nila na mineral ang laman ng kanilang mga windman na itinatawid papasok at palabas ng lalawigan. Construction materials lamang anila ang laman nito na kalimitan ay mga simento na gamit nila sa kanilang proyekto. Kahit sinong otoridad anila ay maaaring magsagwa ng inspeksyon sa kanilang mga sasakyan. Ikatlo, hindi rin anila ang access road na kanilang nilagay sa Bagto River ang dahilan ng pagkalat ng tubig sa mga magkakanugnog na barangay sa bayan ng Nauhan. Paliwanag ng mga opisyal, dati nang mayroon dito na tila pilapil na daanan ng mga residente at katutubo. Kanila lamang anilang inayos ito base na rin sa kahilingan ng kapitan ng barangay Malvar. Ganun pa man, aminado sila na walang naganap na konsultasyon sa mga residente kaugnay sa nasabing pagtatayo ng access road sa naturang ilog. Sa uli pahayag ng grupo, handa silang humarap sa mga investigasyon ng otoridad kung mayroon silang nilabag na batas o kalabisan na posibleng naging dahilan ng pagbaha. Hiling lamang nila na maging balanse at pantay ang isasagawang investigasyon o anumang pag-aaral ng sinumang grupo, pamahalaan man o pribadong sektor. Samantala, 91% sa barangay level ang supply restored report ng Ormeco at inaasahang matatapos sa 16 ng Pebrero base na rin sa kanilang inilatag na target compliance. Ito ang iniulat ni Engineer Humphrey Dolor, Ormeco Crisis Management Team Chairman sa Provincial Care Forum, ika-4 ng buwan ng Pebrero, taong kasalukuyan na ginanap sa Kapitolyo. Ayon kay Engineer Dolor, nasa mga bahay ng Socorro, Pinamalayan at Gloria na ngayon ang malaking grupo ng Ormeco para sa rehabilitasyon. Sa bahay ng Pinamalayan, 4 na barangay na lamang ang natitirang walang supply ng kuryente habang 80% na ang kanilang natatapos sa bahay ng Socorro. Aminado ang Ormeco na tiyak na matatagalan pa ang pagbabalik ng kanilang supply sa bayan ng Pola. Sa lungsod naman ng Calapan, tanging ang barangay na Botas na lamang ang hindi napapailawan. At ang amin na pong target as mentioned ay yan po ay hanggang February 16. Pero by barangay level po. Ang next target po nga namin ay ang sitio level and then household level. Pero definitely po hindi na po tatagal yan ng more than 2 months. Yan po ang target namin. Kasi kung hindi po, po namin matatarget yan, sasala na po kami sa aming compliance. Ano po, para lang po sa kaalaman ninyo, ang Ormeco po ay isang AAA Mega Large Green EC. Number 1 po tayo sa buong Pilipinas sa ngayon. Kaya ayaw po namin masira yung aming status. Ano po? Tinitiyak naman ni Engineer Dolor na matatapos sa loob ng 2 buwan ang kanilang rehabilitasyon. 12 grupo sa lalim ng Task Force Kapatid ang nasa lalawigan ngayon mula sa iba't ibang electric cooperatives ang kabalikat ng Ormeco sa pagbabalik ng supply ng kuryente. Paglilinaw ni Engineer Dolor, ang kanilang rehabilitasyon ay nasa barangay level pa lamang at wala pa sa mga sityo. Sa kasalukuyan, mahigit sa 40,000 households. Sa kasalukuyan ay mahigit sa 40,000 households na lamang ang natitirang walang kuryente sa kabuuang 144,000 households sa buong lalawigan. Aprobado na ang Executive Order No. 16 na siya magbibigay ng mandato at kapangyarihan sa task force na magsasagawa ng malawakang investigasyon sa naganap na malaking pagbaha kamakailan sa lalawigan. Sa looban ng 3 linggo, isasagawa ng grupo ang kanilang pagtatasa at pag-aaral at tutukuyin kung ano nga ba ang dahilan ng paglagasan ng tubig, banlit, bato at troso mula sa kabundukan na nagdulot ng malaking pinsala sa buhay at kabuhayan ng maraming Mindoreño.
Ang report, ihahatid sa atin ni Jake Viray. Sa bisa ng ipinalabas na Executive Order No. 16 ni Gobernador Alfonso Umaly Jr., binigyan na ng mandato at kapangyarihan ng grupong mag-iimbestiga, mag-aaral at magsasagawa ng pagtatasa sa naganap na malaking pagbaha sa lalawigan na dulot ni Bagyong Nona, partikular na sa mga bayan ng Nauhan, Victoria, Bako, Sancho Doro at sa lungsod ng Calapan. Tatawagin ang grupong Task Force Iwas Baha na nakatakdang magsimulang magpulong sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga bubuo at tatayong miyembro ng Task Force Iwas Baha ang mga tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, Department of Agriculture Regional Office 4B, PGNRO, National Commission on Indigenous People, Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Department of Energy, Office of the Civil Defense, Department of Interior and Local Government, Provincial Legal Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Care Forum, Halcon Mountaineering Society, at ang grupong Alyansa Laban sa Mina, habang si Gobernador Umaly naman ang siyang tatayong chairperson. Bahagi ng responsibilidad ng grupo ang pagsasagawa ng ocular inspection at assessment sa mga apektadong lugar. Alamin ang siyentipikong dahilan ng naturang pagbaha sa pamamagitan ng hydrological, geohazard at environmental field test. Pagsasagawa ng aerial survey. Inspeksyonin ang mga dikes, dams, hydroelectric power plants, quarry sites, kaingin sites, mga proyektong pang-imprastruktura at iba pang man-made facilities upang suriin kung may kinalaman ba mga ito sa naganap na pagbaha. Inaatasan rin ang task force na magsagawa ng panayam sa mga residente, local government officials, property owners, mga katutubo, expert witnesses, at ilang pang konsernadong grupo at individual. Sa loob ng 3 linggo, inaasahan ang pagsusumite ng final report ng task force kung saan lalamanin nito mula sa isinagawang komprehensibong investigasyon ang dahilan na naganap na malaking pagbaha, kabilang na ang mga rekomendasyon ng bawat isang individual na miyembro. Samantala, tatayong sekretaryat ng grupo Iwas Baha ang tanggapan ng PGNRO, kung saan ay siya ring inatasang magbigay ng technical at administrative assistance sa Task Force Iwas Baha. Para sa TVNet Newsline, Jade Piray nag-uulat. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalita. Sa oras ng gabi, habang tulog ang mga anak mo, may kaguluhan sa kapaligiran. Tanamak ang bentahan ng droga. Nakawan, apektado ang kaayusan. Hindi maganda ang mga pangyayari sa Calapan, sa Gabal, sa Kaunlaran. Hindi nila masolusyonan. Mayroon kang matatawagan, may tunay na kalinga, handang magsakripisyo at manguna sa panahon ng kagipitan, maging liwanag sa dilim ng kapanahunan. Dis oras ng gabi, habang tulog ang mga anak mo, upang mapayapa ka, sino ang sasagot sa tawag mo? Ako po si R. Eliachon, handang sumagot sa tawag mo. Tama yan, di ba? Huwag
ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCT. Matapos ang pinsalang idinulot ni Bagyong Nona sa bayan ng Bako, bumuo rin ang task force ang nasabing bayan upang magsagawa ng investigasyon sa sitwasyon ng bundok sa naturang munisipalidad kasunod ang naganap na malawakang pagbaha at pagguho ng mga lupa at bato. Sa tulong ng Mines and Geosciences Bureau Region 4 Mimaropa, nagsagawa ng geohazard investigation sa naganap na malawakang pagbaha sa nasabing bayan. Narito ang report. Ika-6 ng Enero taong kasalukuyan, ipinasa ng Sangguniang Bayan ng Bako ang Resolution No. 2-2016 na may titulong A Resolution Creating a Task Force for Immediate Investigation of the Situation of the Mountains Considering the Erosion and Vast Landslide in Different Areas of the Municipality of Bako, covering 6 barangays, namely Bayanan, Mangangan 1, San Ignacio, Lantuyan, Baras, Bangkatan. Chairman ng nasabing task force si Mayor Ray Marco at humingi sila ng tulong sa Mines and Geosciences Bureau, Region 4 Mimaropa, upang magsagwa ng investigasyon mula 12 hanggang 15 ng Enero. Dumating naman po sa amin ng findings na po nila ng 2 days ago. At talaga po naman ang nakalagay doon, ito po palang dahilan ng pagbaha dito sa ating bayan ng Bako ay tinatawag nilang channelized debris flows. Ang ibig sabihin po niyan, yung lahat na naka-imbak ng mga bato, mga dating mga kahoy doon sa taas ng kabundukan, na yun po ay sa tagal ng panahon na nanandon, ay nadala po ng isang na rumaragasang tubig pababa. Ang dahilan po naman ng rumaragasang tubig nito, ay according naman doon sa Project NOAA na 2 days ago ay nagkaroon po kami ng orientation dito, na yung palang tubig na binagsak dito ng Bagyong Nona ay mayroong kapal na 500 millimeter bawat 15 minuto. So ang 500 millimeter po pala, yung pala ay 4 na pulgada, 4 inches po yan. So we will imagine na ang 4 inches po every 15 minutes, isang oras po yan, ay napakataas na niyan. And then pag isang araw po yan, 24 hours, ay talaga pong napakalaki ng tubig na binagsak dito sa aming bayan. Yan po ang dahilan kung bakit ang Ruanagasang Debris Flow ay tinubunan po yung barangay Bayanan. At kalahati ng barangay po na yan ay talaga pong natabunan. At yung pong barangay naman ng Tiboy, at yung hanging bridge papuntang Baras ay talaga pong tumumbayan sa taas ng tubig at sa lakas po ng tubig na rumalaga sa paibaba. Ayon pa sa ulat ng MGB, base na rin sa aerial view footages, ang itaas na bahagi ng mga ilog ng kantuhan at bayanan ay may mga makakapal pang debris na maaaring madala pababa kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Ayon kay Mayor Marco, nangangamba sila sa posibleng pinsalang idulot nito kung sakali. Mapapansin po ninyo, ito po yung ilog. Ayan, pagkaroon po ang ilog niyan. Sabalit, palibasa nga po yung rumaragasa yung tubig na may dalang yung debris flow, hindi na po niyang magawang lumiko sa ilog, sumunod sa ilog. Ang ginawa po niya, tinumbok nila itong barangay Bayanan. At sa lakas po niyan, may dalang mga bato, buhangin, ay tinubunan po talaga itong barangay ng Bayanan. Ang isa pong nakakapangamba rito ay yung posible pong muling gumuho ang mga nasa tabi nito. Ito po ay tinatawag, ilalim po nito ay mga debris deposit again. At napakarami po niyan, tulinada po yan,
makikita po ninyo maglalandslide ay nakaambang na po yan. Naghihintay lang po yan ng isang bagyo uling darating at may dalang napakalakas ng ulan. Pinagtataka ng iba kung bakit napakakapal ng banlik dito sa ating bayan, sabagat kung mapapansin ninyo itong lupa pong ito, kapag humalo sa tubig, natutunaw po yan, yan po nagiging banlik o putik na talaga pong kumapal dito sa aming bayan. Ang iba pong lugar dito ay kumapal ng kalating mitro ang putik na ito. Ako, makikita ninyo, nakaambag na po, nag-crack na po ang lupa at yan po anytime kapag may bagyo at lumakas ulit ang ulan. Yan po ay tuloy-tuloy na guguho. Ito pong mga batong ito ay tatangay muli ng tubig. Ito po ang dinadaw debris flow. Ito pong mga batong ito, makikita nyo malalaki. So, bakit naibababa po yan ng tubig? Kapagkat ang ganun po palang pagkakapangyayari, ito po ay lumulungtang sa tubig itong mga batong ito. Dahil ang ilalim po nito ay yung makapal na banlik na nakahalo sa tubig ay mas malakas po o mas mabigat po ang nasa ilalim na tubig at banlik kaysa sa bato. Nakakatakot pong pagmasdan. Alam pong kapag dumating na naman ang bagyo at napakalakas ng ulan, yun po ay gawin. Dahil dito, ang mga residente ng barangay Bayanan ay hinahanapan na ng pamahalaang bayan ng paglilipatan. Ayon sa alkalde, may kinakausad na silang may-ari ng lupa na posibleng mabili para sa relokasyon. Patungkol po dun sa barangay Bayanan, ngayon po talagang kanilang barangay ay no-build zone. Ibig sabihin, hindi na po talaga pwedeng tirahan yan. Meron po kaming mga lupa na na-negotiate at sa kasalukuyan po ay meron ng isang owner na binibigyan na po kami ng pahintulot na ibenta yung kanyang lupa. At ang ginagawa po namin ay kausapin ng mga barangay officials kung talaga po naman acceptable sa kanila yung lupa po na ibinibinto po ng mayari. Samantala, ilang rekomendasyon pa ang inilahad ng MGB matapos ang investigasyon, kabilang na ang desilting o pagpapalalim ng mga ilog, pag-aalis ng anumang sagabal, natural man o man-made, sa mga critical na bahagi ng ilog upang maiwasan ang pagkalat ng tubig kapag walang humpay ang pag-ulan. Pagsasaayos o paglalagay ng mga kanal o protection dikes sa mga lugar na may malawak na pagguho ng lupa ang tabi ng ilog. Binigyang diin naman ng MGB na ang konstruksyon ng mga flood control structures ay dapat nasamahan ng iba pang programa tulad ng promosyon ng flood hazard awareness and preparedness sa publiko. Sa huli, inirekomenda rin ang pagkakaroon at pagkapatupad ng early warning system para sa pagbaha sa nasabing bayan. Sa kasalukuyan, ayon kay Mayor Marco, unti-unting bumabangon ang bako mula sa dinanas na kalamidad. Ang bako po ngayon ay nakakatuwa po naman at dahan-dahan po kami nakakabangon. Talaga po naman ay halos pa 18 hours kami nagtatrabaho dito. At nag-invite po kami ng ibang mga volunteers, mga contractor po yan na nagbibigay sa atin ng mga equipment. Ang provincial po ay nagpapasalamat kami, talaga pinihiram kami ng kanilang equipment at yung mga katutubo po natin ginagamit na araw-araw po nagtatrabaho sa atin, ay nakikita naman po natin at nakakatuwa nga po ay gumaganda na muli at talagang kaya nating ibangon itong ating bayan ng bako. Samantala, hindi kakayanin ng Kalapan lamang. Dapat na kumilos ang pamahalaang nasyonal, lalawigan at maging ang distrito upang mabigyan ng komprehensibong solusyon ang banta ng malaking pagbaha sa lungsod ng Kalapan at mga kalapit na bayan tulad ng Nauhan at Victoria. Ito ang panawagan ni City Mayor Arnan Panaligan sa panahon na ito na nananatiling sira ang mga protection dike dulot na rin ni Bagyong Nona. Ayon pa sa punong lungsod, noong siya ay nakaupong gobernador, tiniyakan niya na mahati ang bumabagsak na tubig mula sa kabundukan ng Sablayan at Victoria sa downstream o sa mga ilog ng Pangalaan, Bukayaw at mag-asawang tubig. Noong ako'y governor, nagawa natin ang paraan yan na mahati-hati ang tubig na yan. May napunta ng Bukayaw River, may napunta ng Pangalaan River, may napunta ng mag-asawang tubig river. Kaya kahit lumaki ang Bukayaw noon ay hindi ganun kalaki ang banta ng pagbaha sa ating lungsod. Pero ngayon mukhang bumalik uli pa Bukayaw River at Pakalapan ang lahat ng tubig na nanggagaling sa kabundukan ng Victoria at Sablayan. Kaya dapat talaga kumilos ang ating pamahalang panlalawigan at pamahalang nasyonal. Kasi ang problemang ito ay hindi kayang gampanan ng Kalapan lamang. Unang-una, ang source ng tubig nasa Sablayan, Occidental, Mindoro. Nasa Victoria at Nauhan, Oriental, Mindoro. So, hindi ito
magagampanan ng kalapan lamang. Dapat kumilos ang mga namimuno sa ating distrito, sa ating lalawigan, at sa nasyonal para magkaroon talaga ng komprehensibong solusyon ang problema ng pagbaha sa Kalapan at maging Sanawhan at Victoria. Tayo po ay nananawagan sa kinukulan, sa mas mataas sa atin, sa nasa lalawigan, nasa distrito, na ito ang asikasuhin. Ito ang paglaanan ng atensyon, ng pansin. No? Ang panahon ay lumipas na, mahabang panahon, no? 6 years almost, ay dapat ito ay napagtugunan ng pansin. Ano? May panahon pa naman, naniniwala ako. Kaya ang lusod ng Kalapan ay humingi ng tulong sa nasyonal at sa provinsyal. Dahil ang problemang ito ay kailangan ng gumanap ay national at provincial. At magiging distrito, no? Yan ang kanilang dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi lamang anya Kalapan ang mapipinsala sakaling makaligtaan na namang pagtuunan ng pansin ang naturang usapin. Malaking bahagi ng bayan ng Nauhan rin anya ang maaapektuhan, partikular na ang mga barangay sa weste, tulad ng San Andres, Inarawan, Tagumpay, General Esco, Tigkan at iba pa. Paliwanag ni Mayor Panaligan, 3 malalaking ilog ang nagpisan sa Bukayo River, ang Mag-asawang Tubig, Aglubang at Ibulo River. Kung hindi agad anya aaksyonan ang usaping ito, ay posibleng maganap muli ang malaking pagbaha na naranasan ng mga Kalapeño at ilang Nauhenyo noong 2005. Samantala, maaaring nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa nagdaang isang linggo. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline. Katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.